Sa video na to, didiscuss ko yung mga strategy na gagawin ko and ano-ano nga ba yung mga criteria ko ngayon sa pagpili ngayong 2024. Kasi para sa akin, ang ating PSEI ay maraki pa ang potential na mag-grow and kung gusto mong malaman kung bakit ko nasabi ito and kung gusto mong malaman kung anong strategy ang gagawin ko ngayong 2024, mag-stay ka lamang hanggang sa dulo and I'll show you how. Ngayon, dahil ako'y nakagawa lang ng mga kaparaanan para mapabilis ko yung process sa pag-aanap ng mga company na mayroong potential na mag-grow in terms of my criteria. And ngayon sa aking current portfolio, mayroon na akong 35 company na hawak ngayon. Na kung babalikan natin noong 2020, ang hawak ko lamang na company noon ay 6. Ito sa kadahilanan, noong una ay talagang minano-mano ko pa yung pag-aanap ng mga company. And also, minamano-mano ko pa yung paghahanap ng mga fundamentals ng mga company na pwede kong paglagakan. Kaya natatagalan ako sa pagre-review ng mga company na pwede kong o mayroong potential na paglagakan ko. Yung aking mga kinikita sa mga business na nakukuha ko, nilalagay ko ito sa aking mga individual portfolio or nilalagay ko ito sa FMETF ko, which is nasa BPI Trade. Now, ginagawa ko ito yun, no? Kasi for me, mayroong potential ang company na mag-grow pa. Kung bakit ko nasabi ito, kasi kung titignan natin dito sa ating merkado, ang PE ratio ngayon ay nasa 12.3 times. Samantala ang 10 years average na PE ratio ng ating bansa ay nasa 18.8 times. Dito pinapakita na very very undervalued ang ating Philippine market. At hindi lamang yun, majority hindi pa masyadong nakaka-recover, especially ang tech, health, consumer staples, materials, real estate, telecom. In terms of valuation sa mga sector na ito, ang lagi kong tinitingnan ngayon dito na mayroong potential na paglagakan ang consumer staples because mayroong 22.3% na annual forecast ang mga analysts dito in the next coming 5 years. Samantala ang PE ratio ng sector na ito ngayon ay nasa 20.2 times lamang. Dito pinapakita na very very undervalued ang sector na ito. Hindi lamang yun, maliban sa consumer staples, undervalued din ang real estate sector. Because mayroon 14% na forecast annually in the next coming 5 years ang sector na ito. Now, in comparison sa kanilang PE ratio na sa 12.2 times lamang, dito pinapakita na very very undervalued din ang sector na ito. At hindi lamang yon, ang financials. Ang financials ay mayroong forecast na 10.8% or 11% annually in the next coming 5 years at mayroong PE ratio lamang na nasa 9.1. Dito pinapakita na undervalued din ang sector na ito. Now another reason kung bakit sinasabi ko na malaki pa yung potential ng Philippine market natin, na kung titignan natin dito over the past 25 years, ang interest rate ng Pilipinas, medyo mataas pa rin talaga ngayon ang interest rate ng ating bansa. Now, last time na umabot itong interest rate nito ay noong 2008 pa na halos magkadikit ngayon ng interest rate. Now, malaki din yung epekto ng pagtaas ng interest rate sa Philippine market because tumataas yung cost of borrowing. Para mas maipaliwanag ito ng mabilis, maintindihan nyo ng maganda. For example, mayroon akong business na a grocery store. Ang gagawin ko, meron ako mga plano ngayong 2024. Ang gagawin ko, hindi ako masyadong mag-improve o mag-expand ng aking business because ang taas ng interest rate ng ating bansa. Why? Kailangan natin mag-borrow ng money. Na in order to grow faster, kailangan natin mag-borrow ng money. Pero kapag mataas ang interest rate na mangungutang tayo sa banko, ang cost of borrowing ay mataas. So the tendency, ang gagawin ko, mag-slow down ng aking growth, i-slow down ko muna yung aking growth or maghahanap ako ng ibang pamamaraan para hindi magaanong maapektuhan ang aking business. Now, pag nag-slow down ang aking growth, maapektuhan ang aking income. Usually, kapag ang isang business ay nakalista sa Philippine market, at kapag nakita ito ng mga investor na bumabagsak ang kanilang net income, kapag nagpanik ang mga investor, automatically ang share price ay babagsak talaga. So, this is the reason kung bakit nakakaapekto ng malaki ang interest rate kapag tumataas sa ating bansa. And also yung mga consumers talaga magtitipid at magtitipid yan. Thankfully, sa forecast ng mga analyst, no, ngayong 2024 ay talagang medyo bababa naman yung interest rate ng Pilipinas. So this information ay very very important sa akin ngayong 2024. Ako ay bullish sa ating merkado. Kaya naman sa video na to, meron akong tatlong company na gustong-gusto kong bilhin lagi.
Now, before I do that, gusto ko munang ibigay sa inyo yung criteria ko ngayon sa pagpili ngayong 2024. So, itong strategy na ito ay tinatawag na 3M. Now, ang 3M, ito yung moat, management, and margin of safety. So, ito yung natutunan ko kay Warren Buffett. Yung knowledge ko sa 3Ms ay na-solidify ng pagbabasa ko ng book ni Piltown. So, gusto mong malaman na mas malalim pa yung 3Ms na strategy, bisitahin mo tong YouTube channel ni Piltown na Rule Number 1 Investing. So, ang dami mong matutunan dito pagdating sa value investing and ano nga ba yung mga kaparaanan in order to grow the business and kung paano natin titignan ng tama yung isang company. So itong channel na ito ay very very recommended ko ito because ang dami mo talaga matutunan dito pagdating sa pag-i-invest sa ating merkado. So paano kung nga ba ito ina-apply? Now itong 3Ms na nabanggit natin, i-apply ko ito sa tatlong company na mababanggit natin dito. Now unahin na natin ang DMC. Now DMCI Holdings Inc. is one of the leading conglomerate stocks sa ating bansa and also kung bakit gustong-gusto ko itong company nito ay because ang dami niyang mga pinagkukunan ng revenue. Now, para maprotektahan ito, kailangan mayroong moat. Now, sa business, ano ba yung tinatawag natin na moat? Now, dito sa sites na ginawa natin, naandito na yan, no? Para makita ko ang isang company na mayroong moat, tinitignan ko dito yung kanilang ROI, ROA, ROIC, tinignan ko dito over the past years, mataas ba yung kanilang return on invested capital? Now sa case ng DMC, over the past 5 years, ang kanyang return on equity ay nasa 19%, return on assets ay nasa 11%, return on investment ay nasa 13.93%, return on invested capital ay nasa 16.96%. So dito pinapakita na yung mga pinaglalagakan ng kampanyang ito ay very, very profitable. Now another reason para masabi ko na mayroong moat ang isang kumpanya ay tinitignan ko ang revenue growth ng kanilang performance. So over the past 18 years, ang revenue ng DMC ay mayroong compound annual growth rate na nasa 16%. That's a very, very excellent performance. At hindi lamang yun, ang kanilang free cash flow ay mayroong 13% compound annual growth rate over the past 18 years. Now, ito yung indication na talagang merong moat na kinikater ang company ito. Hindi basta-basta mapapasok ng mga competitors yung business model ng kumpanyang ito. Now, pagkatapos ng moat, ang susunod ko na titignan ay ang management. Now, one of the biggest reason why I like DMC so much ay because of their CEO. So, ang kanilang CEO ay si Isidro Consunji na merong 28.8 or halos 29 years na tenure na sa company ito. Very, very well experienced ang kanilang CEO. At hindi lamang yun, meron siyang ownership na 1.4%. Pinapakita dito na very, very committed ang kanilang CEO na i-grow ang kanilang business. And sa kanilang ownership breakdown, merong 4.1% na individual ownership ang kanilang mga insiders. Very, very well committed ang mga insiders ng kumpanyang ito. Now, pagdating naman sa margin of safety, ang ibig lamang sabihin nito, dapat mayroon tayong buffer sa intrinsic value kasi hindi naman mapipredict natin yung future price ng company ng 100%. So, kailangan mayroon tayo talagang buffer. So, dito sa aking tracker, talagang automatic na nakocompute iyan para hindi na ako manumanuhin ko siyang makocompute kasi ito yung nagpapatagal talaga sa pagre-review ng company, no? Yung pagmamano-mano mo na paghanap ng mga data, kaya ka matatagalan talaga. Kaya ngayon sa data na to, no, na mabilis ko na nahahanap, ano ba intrinsic value ng isang company? Like for example, dito sa DMC, ang intrinsic value ngayon on average ng DMC ay nasa 15.30 pesos per share. Now, dito sa data na to, sinasabi na mayroong 46% upside ang company nito in terms of their current price ngayon, nasa 10.48 pesos. Now, hindi lamang yung para makita ko yung margin of safety ng isang company, tinitignan ko rin yung aking assumptions. Kung ito yung historical data ng kumpanya, in terms of my assumptions sa low, mid, and high assumptions, ito yung makikita mong data dito. Ang low assumptions ko in terms of target price or intrinsic value ko ay nasa 11.88 pesos per share. Ang mid ay nasa 17.61 and ang high na intrinsic value ay nasa 18.39 pesos per share. Now dito, pinapakita para sa akin ngayon ay very very undervalued ang company nito.
na sa pamamagitan ng ganitong analysis magkakaroon ka ng matibay na konklusyon at matibay na pundasyon sa pag-iinvest sa ating merkado sa pamamagitan ng 3Ms, Moat, Management, and Margin of Safety. Magkakaroon ka ng idea ngayon na aha, itong company pa lang ito ay very very well managed at also very very committed yung mga mamamalakad nito na i-grow ang company. Kasi in the first place, bakit ka mag-invest sa isang company kung alam mo naman ang company nito hindi mag-grow over time? Kaya para sa akin, yung mga ganitong information ay malaking bagay as an investor. Although ngayon sa akin portfolio, ang DMC ay mayroon ng total returns na 297%, pero para sa akin ngayon, ito ay very very undervalued pa rin. Kasi kung titignan ko yung future and base assumptions ko, undervalued pa rin talaga ang company nito ngayon. Now, pangalawang company no na bibilin ko pa rin until now ay itong GSMI. Now, sa matagal na dito sa ating channel, alam nyo naman na lagi akong bumibili dito sa company ito at lumalabas din tayo, no? Because ako isang active investor sa GSMI. Na pag sinabi mong active investor, ito yung lumaki na yung pera mo, tumubo na ng malaki, kukunin mo na at i-reinvest mo sa ibang company. At kapag bumagsak na naman yung merkado at bumagsak yung company na maganda yung fundamentals, babalik ka ulit at antayin mo ulit na mag-grow ang company ito. Ito yung ginagawa ko sa PLC and GSMI, no? So sa history ng pag-iinvest natin sa GSMI, yung unang labas ko dito, kumita ko ng 48%, and yung pangalawang labas ay kumita ko ng 108% sa company ito, and sa pangatlong balik natin sa GSMI ay meron na naman tayong 65% na total gain sa company ito. And I think maasyado pang maaga nabitawan ko itong GSMI ngayon because ang ganda na pinapakita ang performance ng company nito. And also, syempre GSMI no, talagang maraming manginginom sa Pilipinas and talagang gustong-gusto ng Pilipino yung product na to, especially yung kanilang Ginebra San Miguel, no, yung gin bulag. Isa ito sa mga pinakamabentang produkto ng company. And ngayon, ang kanilang market cap ay nasa 46.9 billion. Revenue nasa 51. Net income nasa 6. At kanilang free cash flow ay nasa 5 billion pesos. At hindi lamang yun, meron payback time na nasa 6.1 years. So meaning, kung mag-invest ako ngayon sa company nito in terms of kanyang current share price, kaya niyang maibalik ng 6.1 years ang aking investment. At hindi lamang yun, ang kanyang ROI, ROA, and ROIC ay talagang very, very well quality. Dito pa lamang pinapakita na talagang superior ang company nito in terms of their competitors. At hindi lamang yun, in terms of the revenue over the past 18 years, meron silang 9% compound annual growth rate. And yung pinaka-highlights nila ay yung 5 to 7 years na nasa 14% compound annual growth rate. Dito pinapakita na mayroong moat na kinikater ang company nito over the years. At hindi basta-basta mapapasok o mapapenetrate ng mga competitors. And ang kanilang management, kaya bakit gustong-gusto ko rin ito, ay yung kanilang CEO, si Ramon Ang. Ang kanyang tenure ay nasa 23 or 24 years na. And talagang para sa akin, itong tao na to, talagang siya yung driving force ng company ito kung bakit talagang continuous na tumataas ang revenue, income, and also yung market presence ng company ito over the years. Now in terms of margin of safety, in terms of their pinakamahigpit na kalaban, ang kanilang PE ratio ngayon ay nasa 7 times lamang. Now in comparison sa kanilang forecast growth in the next coming 5 years ay nasa 18.33%. Dito, pinapakita na very, very undervalued pa ang company nito ngayon. Now, pangatlong company na gustong-gusto ko ngayon ay ang International Container Terminal Services Inc., ang ICT. Na dati, hindi ko masyadong binibili ito kasi nung una nakikita ko yung talagang malaking utang ng company. Now, nang pinag-aralan ko talaga itong company nito, binusisi ko kung bakit ganito kalaki yung pera, bakit ganito kalaki yung pera ng company, bakit ganito kalaki yung utang ng company, doon ko naintindihan na ganito pala yung ginagawa ng company in order to grow the business. And currently, sa aking portfolio, mayroon akong 23.55% na gains na sa company nito ngayon. So, halos ito yung isa rin sa pinakabata sa tatlo na nabili ko. And late lang ako pumasok dito, no? Na isa naman sa mga dahilan kung bakit gustong gusto ko itong ICT ngayon, unang-una,
ang laki ng kanilang presence pagdating sa kanilang port operations. Meron sila sa Asia, sa Europe, Middle East, Africa, South America, and many things. Dito, pinapakita kung gaano kalawak yung kanilang presence pagdating sa port operations. At hindi lamang yun, ang kanilang market cap ngayon ay nasa 489 billion pesos. May revenue na nasa 131, income na nasa 34 billion, and free cash flow na nasa 62 billion pesos. Take note, mas malaki pa yung kanilang free cash flow kaysa sa kanilang net income ngayon. Another reason kung bakit gustong-gusto ko itong ICT ngayon ay ang kanilang management. No? Pagdating sa kanilang management, ang kanilang CEO ay si Enrique Rezon. Mayroong tenure na 36 years sa company at mayroong ownership na 36% sa company ito. Talagang very very committed ang taong ito sa company ito to grow the business. Now dito sa aking current portfolio, itong tatlong ito, ang pinaka-favorite ko ngayong 2024 and nawa ngayong 2024 ay mag-grow pa yung company ito over the years. And I also guys, no, not only these three company ang gusto ko mag-grow, no, but all, no, all, sana lahat na ating mga pinaglalagakan ngayon ay mag-grow ngayong 2020 para ma-achieve natin yung mga goals natin sa pag-i-invest dito sa ating merkado. And hopefully, itong taon na to, ito na yun. This is Pesci Warrior, guys. Nagpapaalala lagi sa inyo, invest wisely, and see you on the other side.